We are here at Asturias, north part of Cebu. We will do some spray fishing getaway. And bago pala yung fins natin, guys. Pero di muna natin magagamit yan. Kasama natin ngayon ang local legend dito, si James X-Ray. Also, check out his YouTube channel, guys. Pakisubscribe na din. Magaling to at marami tayong matutunan din sa channel niya. And kasama din natin si Master Gunmaker, Junjun Mendez. Set muna kami ng rubbers, guys, kasi mabago yung rubbers namin. Of course, from Hammerhead Spear Guns. So, ito yung gagamitin ko ngayon, yung gun. This is a 130cm laminated teak wood spear gun with AR-15 handle and Neptonix trigger mech at resin enclosed track. May mga bagong mga gamit pala tayo, guys, at eto agad yung gagamitin natin ngayon. We have a new pair of gloves and a snorkel kasi luma na yung snorkel natin. And of course, we have a new suit, a two-piece neoprene 1.5mm suit. This is the upper part and this is the lower part. Bagong-bago pa, guys. Tanggalin natin yung tag. Thanks God at ang ganda ng panahon natin ngayon kasi sabi ng mga locals noong nakarang araw, ayan, lakas daw ng ulan. At sa sobrang excited ko na mag-dive dito, ayan, yung pambahay na chinelas ang nadala ko. Pero ayos din naman yan. Since di natin magagamit yung bagong carbon fins natin, eto lang muna yung gagamitin ko. This is a Hammerhead caudal fins. Tagal ko na nagda-dive, first time ko pa lang na makikita ng gantong klaseng isda. Wala siguro to sa amin. Hindi ko alam kung anong tawag na ito, guys, kaya comment down below kung anong pangalan ng isda na yon sa lugar niyo. May mga ino-offer sila dito, guys, sa mga turista na gustong bumisita dito, like tourist boat, floating deck, at kayaking. Kunin na natin yung mga gamit kasi may go signal na dun sa guide natin. Kaya, let's go! Hello, sir. Tarisay. Okay, shout out kay Kuya Jaime, tsaka kay Kuya Toy. Right, sir. Low tide niya yun, kaya maglalakad muna tayo papunta dun sa bangka natin dyan sa unahan. Papunta na tayo sa spot at nakasuit up na lahat para pagdating doon, diretso dive na agad. Doon pala tayo magda-dive, lampas niyan sa may tower. Kapag bago talaga yung spot, nakaka-excite talaga mag-dive. At ayan, nakalimutan natin magdala ng food sacks, kaya good luck sa atin mamaya. Nakabody lang muna tayo ngayon sa guide natin, si James, para ma-familiarize ko yung surroundings. At pagkatapos niya ma-check yung spot, nag-resurface, hiniram ko muna yung gun niya in case baka may magpakita. Good decision naman kasi this is my first fish on the first drop. Medyo malabo yung tubig ngayon dahil siguro to sa ulan nung mga nakarang araw. At ilang saglit lang may nagpakita, isang barracuda. Hindi masyado malaki, guys, pero ayos na to. Kunin natin. Mm-hmm.
kira ba yan? Ang spot? Ito. 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 Nani nag-uri. Ay, mga gamay. The spot is around 10 meters, 10 to 12 meters. We can go deeper. It's a good spot, a little bit murky. I shot a cuda around 2 or 3 kilos. It's not that big, but it can feed us. Alright. Sustainable fishing. Big gun, here we go. First time din natin na gumamit ng malaking gun at 3 rubbers, kaya hindi ko alam kung ano yung positioning ng mga rubbers, pero ayos na siguro to. On this dive, may nakita tayong isang trevally, yung tinawag ko kanina. Good size na yon. At buti na lang umikot. At ayan, papunta sa atin. This is my first shot on this gun, guys. Buti na lang at nakatama tayo. Moment, binitawan ko yung spear gun. Chinek ko yung buoyancy niya at so far, ayos din naman. The gun performs very well. Ito yung kagandahan pag enclosed track na spear gun yung gamit natin, guys. Once ma-engage yung shaft sa trigger mech, kahit balik ka rin mo pa na hindi inayos yung shooting line, hindi talaga mahuhulog yung shaft. Ang cons lang nito, once ma-bend yung shaft, nahihirapan tayo na ipasok ulit yung shaft. Kaya siguraduhin natin na may dala tayong extra. Lipat lang muna tayo dun sa unahan, guys, para ma-check din natin yung ibang spot. This time, eto naman yung gagamitin natin. 120cm Hammerhead Evolution Spear Gun. Kilalang kilala ko to, guys, kasi meron akong ganito. Almost 11 years ko nang gamit and still kicking strong, kaya confident ako na makakauli tayo. And after taking photos and videos, let's get ready for some action, and this is my third fish of the day. Pagkalapag pa lang natin, guys, sinalubong agad tayo ng isang good size na barracuda. Medyo mailap. Ayan, kaya huwag natin nabulin. Antayin natin na babalik yan kasi curious yung mga isda na to. It's a good shot, pero tanggal yung reel natin. Buti na lang at sumapit dito sa line guide. Medyo mababaw lang din naman to, guys, kaya no worries, everything is under control. Kaya iwasan natin na magpanic para makapag-isip tayo ng maayos kung ano yung magandang gagawin.
guy, my all-time favorite, Evolution 130 spear gun. Yeah, from Hammerhead. All right. We're done on our first session, guys, and then we'll do our cuts this morning, and then we'll go back later this afternoon. Just the front seat, right over there. Best spot. What's up? Hey, yeah. Good spot. Yeah. Thanks. Catch natin, sliced and clean. And yung ibang slices naman, eto, ceviche. Barracuda pala to, guys. At eto din yung ibang pagkain natin. Ayan, pancit para long life. At eto, grilled na baboy para, alam nyo na. Pinaprepare na rin, guys, yung gata para sa ceviche natin. Nadam kumot, James. Uy! Yung ibang isda natin, guys, ayan, luto na. At eto, inihaw naman. Eto na yung inaantay ng lahat at kumain na rin kami pagkatapos. After
good food. Best here in Asturias, Uncle. Mountain apple daw ni guys. Makupa. Mountain apple nga lang. Mountain mine. Pagkatapos namin magpahinga guys, dive ulit kami at sulitin talaga yung pagpunta namin dito. Ayusin ko lang muna yung clip ng reel guys para maiwasan natin na mangyari ulit yun. Maayos na to compared kanina guys at masikip na rin to. Kaya good to go. Ready na si James kaya let's go. Dito lang kami sa tapat magdadive kasi quick dive lang gagawin namin ngayon. At eto pala yung ino-offer nila na floating. Sa mga gustong bumisita, itry nyo guys para makatulong kayo sa mga locals dito. Cheers! Andito na tayo sa spot guys at talagang naninibago ako dito kasi a kilometer away na siguro tayo galing sa Pampang pero ang babaw pa rin. Hindi ko alam kung saan may daanan ng isda kaya nagdive na lang ako at pagdating dito sa baba nagfish call ako baka sakaling may makarinig na mga trivalis at lapitan tayo. May mga maliliit na isda din na lumalapit sa atin at ilang saglit lang biglang naspook at pagtingin ko sa taas ay yung isang barracuda. Nakahuli pa ako ng isang good size na trevally pagkatapos na ito guys. Ang masaklap, lowbat yung GoPro natin. After a day of diving, bumigay na talaga at wala na akong spare. Kaya eto na yung last video sa spearfishing trip natin dito sa Asturias, Cebu. And that's it for this episode guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan. See you soon on my next episode. Stay safe. God bless. Cheers.